Ayan, na ingat po tayo sa mga fake websites. Maganda yung mga tips kanina para hindi po tayo mabiktima ng anumang scam. Samantala, dahil ngayon po ay Thursday, so subukin ulit natin ang ating creative skills dahil bagong DIY na naman ang ating matututuhan. This morning ay challenge natin ang ating sarili na gumawa ng katulad ito, friendship bracelet. At para sa mga nati-guide tayo sa paggawa nito, makakasama natin si Mark Joseph Ancheta na isa sa mga gumagawa at nagbebenta ng friendship bracelets at iba pang handmade accessories. Mark Joseph, hello, good morning. Nakakatuwa naman itong mga gawa mo. Ang gaganda at usong-uso ito ngayon. Paano ba nagsimula ang iyong interest sa paggawa ng mga ganitong handicrafts? Since bata pa lang po ako, talagang interest ko na po yung sa art. Pero pagdating po nung pandemic, talagang ito po yung nag-ujok sa akin para pagkakitaan naman po yung art ko sa pamamagitan po ng paggawa ng mga handmade accessories. Ayun po. Na kumikita po ako ng pera. Ayun, at balita ko nga ay ito ay tumulong sa iyo para makatapos ka ng pag-aaral. Aba, ito pong si Mark Joseph na ito ay graduate po ito ng PUP Magna Cum Laude. Yes, kagaling naman! At naitawid niya ang pag-aaral niya dahil dito sa kanyang mga handicrafts na ito. Alright, turuan mo kami ano ba yung mga materials natin at ano yung kumbaga prosesong pagdadaanan natin. So ngayong umaga po, gagawin po natin ay friendship bracelet. So ito po yung sample natin ng friendship bracelet. Ayan. At saka yung suot ko ngayon. Ayan, yung suot ni Ma'am Diane. Okay. So, ang kailangan lang natin dito, kailangan lang natin ng string or cord. Okay, string. Okay, then, ano bang klaseng string to? Thailand cord po yung tawag namin Thailand dito, mga cord, ka. Okay. Yeah. Then, after po nun, syempre mahalaga po yung ating mga beads. Sa beads naman po, Ma'am, kapag halimbawa po sa mga friend nyo, ano yung favorite na color ng friend nyo? Oh. So, gagawin nyo pong personalized talaga. Personalized po talaga yung ano. So, meron po tayong mga beads dito, iba't ibang colors. Mm-hmm. So, talagang lilikutin lang po natin yung isip natin sa paggagawa ng designs. Ayan. O sige, let's start. Ano ba? Paano ba natin, kumbaga, ibubuhol ba muna? Kasi nakita ko parang may mag-hold na ano eh, para hindi maggalaw-galaw yung mga beads. Yes po. Bali ngayon, pwede tayong pumili ng pinaka magiging center nung okay, bracelet sige, natin. Okay, flower din ako. Halimbawa, flower natin. Then, ipapasok lang po natin, Ma'am, sa... Yan. Sa ating string. Yes po, Ma'am. Okay, so itong mga materials mo, binili mo ito online or may supplier yes po, ma'am. Ka na? Yun po yung kagandahan sa mga ganitong libangan kasi marami po kayong mabibili online. Mm-hmm. So talagang yung mga chikiting po, mga kids po natin, talagang madali po silang makakahanap ng way or ng mga materials online. Okay, so pagka nalagay ko na yung pinaka-center design. Yun po, ano lang po, ilalagay lang po natin siya sa gitna. Okay, then, fold mo siyang ganyan. Yung normal na tali lang po. Normal na, yan po, Ma'am. Normal na tali lang, pero sige. Ang kaibahan ng punan, idodoblihin po natin. Okay. Unang ikot, pangalawang ikot. Okay. Then, ito pong nasa dulo niya, ipapasok lang po natin sa dalawang bilog na yan. Ayun. Then, dahan-dahan po natin siyang hihilahin. Hanggang, yan po. Kumbaga, itong hobby mong to na pagkakitaan mo, na magkano puhunan mo noong una? Bali, nag-start po ko ng 3,000 pesos. Yung product po po nun, Ma'am, mga resin products naman. Ayun, nabuhol ko na siya, galing. Ayan, okay. Mo. Then yung kabila naman po, Ma'am. Ah, so dalawang buhol. Dalawang po. Okay, so parang gagawa ka lang ng two holes, ganyan. Yes po. And then insert mo dun yung string sa gitna sa ng gitna hole po. Na yon. Tapos magbubuhol na siya. Opo, tapos dahan-dahan natin hihilahin yan. Ayun. Ay, ako. Kanina nagawa ko siya, okay. So yan, buhol ka lang ng dalawa, tapos insert ko dun sa gitna, tama ba? Yes po, Ma'am. Okay, ayun. There then, you go. Ay, naku, nawala yung buhol ko. Okay, yeah. Sige, ayan. Nasa nakapagbuhol na tayo. Pag nakapagbuhol na po kayo ngayon, pipili naman kayo ng, ano yung favorite na color, Ma'am, ng friend nyo? Siguro, blue. Ayun po, blue. Hanap po tayo ng mga blue. Meron ito, po tayo ng blue. Okay, so... Tapos ipapasok lang po natin siya. Ang galing. Pasok, yan po. So yung mga friends ninyo na gusto nyo meron kayong kumbaga parehas twinning, pwede rin kayo, yan, no? Pwede po. Rin kayong twinning. So it's a sign of your friendship. Okay, yes, so magkabilang dulo ba? Pwede rin? Yes po, Ma'am. Ayan. Then after, pero mas maganda po, Ma'am, na i-lock na po natin muna yung una. Ah, okay. Para hindi so, po siya malaglag. Mo ulit siya, sige. Yung ganun din po ulit. Lock mo ulit siya, basta yung way niya is dalawang... Ayun po, dalawa lang po ulit na... Buhol. Okay. Sige, so after mo ulit mabuhol siya ng dalawa, makagawa ka ng two holes. Minsan kasi hindi ko na nagagawa yung paglalak. May nawawala yung buhol. Okay, so after mo ulit na mabuhol siya ng ganon, lalagyan mo ulit pa ng ibang accessories. Yes po, Ma'am. Pwede pong gawin nyo siyang minimalist katulad po nito.
after po ng pattern nyo, after po ng pattern na to, ayun po. Okay, sige, itutuloy namin mamaya ito ni Mark Joseph, ano, itong aming paggagawa ng friendship bracelet. Mamaya pakita namin yung finished product, pero ito, puntahan muna natin si Audrey.